Podcast. DJ DB, Bobby, Nakarahay. Yo! Okay. Nakaraan topic natin episode no, na nakipag-usap tayo kaila Mike at saka kay Keith, no? Pinag-usapan natin yung tungkol sa eksena. tungkol din sa ano ba 'yan? Oh, pasensya na kayo ha, medyo nag-ano kami pero DJ AB tinatry ko kasi mag-live tayo ngayon para yung interaction natin sa mga ay maganda 'yan. Mga listeners natin, yung mga naka-online ngayon sa Facebook. Yeah. Oo. So, maganda yung ano natin. Maganda yung interaction nila, no? So, mabalik tayo dun sa topic. Nagkaroon tayo ng pagtatalakay sa eksena, yung mga buhay-buhay ng mga 90s kids to, eh, no? Na pinag-usapan natin, si Keith, si Attorney Mike. Yan, yung mga pillars ba? Masabi natin pillars na nagana sa 90s hardcore punk scene. So, pag-usapan natin, magkaroon na tayo ng recap na tsaka, mga nakaraang mga shows, medyo marami rin no? Mga na-attendan tayo ng mga shows, particular yung kay Ron, yung laging shows nila, yung Counterflow, no? Benefit show for the Golden Gays Manila, which is sobrang successful din. And yun, unang-una, gusto ko lang pasalamatan yung mga, no, mga sumuporta dun sa show. And sana huwag kayong magsawa. Tsaka, mayroon pa ulit susunod yun eh, sa November. November, no? Sabay nung release ng Tiger Pussy. Yun. Yun, naabangan November, din yun. November 11. May reunion ng Richard Collier din. Yeah. Special request from the Tiger Pussy Gang. Yan. Tsaka maganda rin yung usapin natin ngayon kasi mas pag wala tayong guest, mas malawak yung usapop niya. So, ngayon, try natin kung merong ano sa atin na kumbaga magpa-participate. Kung may gusto silang i-open o i-share sa atin, i-comment nyo lang, tapos try natin sagutin yan. Yeah. Kasi gawin natin yung episode ngayon na para sa ating lahat, hindi lang para sa... exclusive. Exclusive natin sa inyo. Sarap ng singilingan. Masarap ang singham. Meron kaming thread sa Timog Podcast page. Event. Nag-create namin yung event para event participation ng sa Facebook. So pwede kayong bumate. Huwag yung mangulit, magreklamo. Ayun, si Soksok. Let's go! Hello sa mga Mindan Collection dyan. Yan. Okay. So paano? Mag-umpisa muna tayo sa pagpapatugtog. Ito nga pala yung para sa kalaban kasi si Carrotman, which is yung head editor natin, is normally siya lang yung nag-aano natin, pero hindi nasasama dito sa ano natin, natalaka yan eh. Pero ngayon since na hindi siya kasama, so minarapat natin, kunin natin yung mga playlist man lang yan. Yung playlist ni Carrotman kasi hindi natin napi-play sa dahil may mga guest tayo. So ngayon, yung mga playlist ni Carrotman ipe-play natin. Ayan, baka kasi magtampo si Carrotman, di na i-edit yung show. Pumula na yung Timo. Pumangit na yung ano. Guest kayo ng guest, di nyo yan. Yan tayo eh. Ayan. Actually, siya talaga nag-ano sa atin eh. So ngayon, magpapatugtog kami. So mamaya na natin pag talakayin yung mga playlist. Then, si Charles ng The Skeleton Years nag-comment sa live natin. Okay. Ayun, kasi nakatutok sa'yo yung camera, so ang comment niya eh, manyak! So tapos si Sox, nagiinom daw sila ngayon. Sox, okay. Nagiinom din kami ngayon. Wow. Mas hardcore to. Premium. Parang ano to, parang bayan, matindi sa banayan. Pakita mo yung ano. Hindi lang to natin. Parang blade. Para samurai nga. Yeah. Okay, so mamaya titalakayin yung playlist ni Carrotman. And patutugin muna natin siya. Sige. Again, this is Papa Ebs, DJ DB, and Bobby's Tubar. Let's go!
Back time.
BBB, you know? Yeah. Maganda nung ano natin, na medyo... Mula yan kay Papa Dave. Yes. Actually, first time ko silang mapakinggan. Kasi, ano to, more on mga sa mga friends ni Papa Dave to, yung mga banda na nakasama nila dati. So, yan. Papa, salamat. No? Salamat, Papa Dave. At... Papa Dave, ha? Salamat dun sa, ano, sa playlist mo. Uh-huh. Medyo papang yung ano. Yung una, yung TV series. TV series. Ang title track nito is Blame It On. Alam ko matagal na rin to, eh. Kasama yata si Butch dyan. Kung yung kakamali. Kasama ba si Butch? Butch T. Okay. So, ayun. So, ganda, maganda. Bago to, at popish. Least napapakinggan ng mas wider na sa ako palang nakita ka, narinig siya. And next track is yung Half Mask. Half Mask. Tropic Agenda. Tropic Agenda. Maganda. Hindi ko ano to, kung medyo related to sa The Prolets o ano. Pero kasama parang, ba si Chaddy to? Hindi natin alam. Hindi ko alam eh. Parang same ng ano eh, ng... genre dating nila na, ano, parang sila ng political. Parang ganun yung way ng ano nila. So, ayun. And speaking of political, Brad. Speaking of political. May meron, ano sa atin, may nag-participate na sa atin dun sa kaninang so, nag-live tayo. Nag-live kami for the first time. Ako, first time ko mag-live. Ganun pala yun. Nag-participate si Sox. Si Sox. Ano ba siya? Off the chain, off right? The chain. Off the chain. So, denounced. Ang dami ba ng liyas? Dami. Ano, dahil banda yan ni Sox, ano ba? Parang ako rin to eh. Nakipaglabanan sa akin ang bandahan to eh. So, main lang connection. Yeah, maganda yung hanging question. Relevant ngayon. Mainit yung... Mainit. Ang hanging question ni Sox is, ano ang stand ng Timog sa recent killings. Okay. Actually, matagal tayong hindi nag-tackle sa politika kasi mas more on nag-focus tayo sa music. Most mag-focus tayo dun sa mga guests natin. Sa guests natin, subculture, punk rock, hardcore. Tsaka gaya nga ng sinasabi natin, lagi tayong may opinion sa mga bagay, pero ayaw nating magmarunong. Again, ito is mga personal natin mga mga standpoint at hindi ito yung pinaka naging ano natin. Although magkakaiba tayo ng political views. Si DJ DB, iba rin ang political leaning nito eh. Anyway, mag-usap tayo dito sa isang topic na medyo sensitibo. DJ DB, Bobby, na naaayon naman dun sa... Pasintabi lang din sa medyo mga political analyst natin dyan. Baka naman sasabihin namin ito, magkaroon pa tayo ng konting, alam mo, patutsadahan. Ayaw naman na yung mangyari. Ayaw namin mangyari. Kumbaga, ito nagiging ano to. Parang isipin nyo na lang na opinion ng kapitbahay nyo. Yan. Na kung sino-sinong tao na hindi nyo nakakausap tungkol dito, na magsasalita tungkol sa ganyang topic. Okay? Okay. Okay. Sige, so, DJ AB. Oh. Papa Ebs pala. Okay. Hindi, ako, sa akin, yung recent na nangyayari ngayon, maski naman sa lahat nung nakaraang na yung patayan, is number one, nag-uusap na tayo dito before. Yeah. Nag-uusap, nag-iinom tayo, DJ DB. Actually, minsan yung usapan talagang mainit. Talagang kung na we witness nyo mismo, nako, talagang nagbubunganga kami ni Papa Ebs dito. Off-air moments nako, kasi talagang minsan nagtatalo ang mga kulay hinihiwalay ang puti sa dikolor minsan. Pero yun, ito tunay to. Maganda to actually. Ang start ko talaga dyan, is against talaga ako sa noon pa man is AJK, yung extrajudicial killings na nangyayari ngayon is medyo matindi. It's a record na nga yata na na sa loob lamang ng isang taon, ang daming namatay, ang daming pinatay. Hindi na naman natin sasabihin na drug war lang . 'Di ba? Hindi lang 'yun . Kumbaga parang maraming namatay na unexplained, hindi alam kung anong
dahilan kung bakit pinatay, kung bakit sinot na lang basta. Pero ito ay nalilinya dun sa drug related, which is ang presidente natin ngayon is number, diba? Ang ano talaga niya, war on drugs. So sa akin bilang personal na view, against ako talaga. Hindi tama yung maraming na mga. Alam natin yan. Hindi tama. Ikaw na, ba isang pro-life, Papa Ebs? Hindi naman, pwede ko sabihin na hindi naman din ako against din naman ako sa mga karumaduman na krimen. So hindi ito nababalance. Hindi ito nababalance. Kasi i-relate lang din natin sa hardcore. Kasi meron tayong pro-life, pro-choice, pro-choice yeah, unconformist, etc. So ito ay iba. Sting of Bob. Oh. Ayan. Si Bob mga nag-iisip si Bob. Ay, ikaw, sasabihin mo. Ikaw, ano bang... Sa akin yung recent... Sa akin yung recent na nangyari, yung sa bata. Mm-hmm. Grade 11, yung si Kian, 17 mm-hmm. years old. Mm-hmm. Talaga na bad trip ako doon. Mm-hmm. Talaga. Pero yun nga, ilalagay ko yung sarili ko sa third person na lang. Na... Yun nga, nag-exist talaga sa mga ganong lugar yung mga runners. Mm-hmm. Ano yan eh, kasi may mga nagyayari talaga yun. May binabayaran talaga. So halimbawa, nasa community ka, nakilala mo sino yung mga pusher, ganyan. Nag-exist yung, butang-gatan 500, 100, mm-hmm. paki-abot to dun sa ano. Mm-hmm. Siyempre, yung mga bata, minsan, kailangan, pambaon, hindi nila naintindihan. Mm-hmm. Siyempre, mabilis nakita, ganyan, mm-hmm. or tatakbo lang naman siya sa kanto. Mm-hmm. Tapos may nangyaring ganun pala na operation ng mga police, ganyan. So, pwedeng ganun yung nangyari. Pero yun nga, yung ang nakakaasar kasi, yung dahil nga na sa utos na ganyan, na may basbas yan eh. Di ba? May basbas. Sige, putang ina, pag may dalang drugs, patayin nyo yan. Ayan na. Doon medyo ako na ano, kasi ako meron ako mga pamangkin na grade 11, ganyan. So, meron ako sa lugar ng mga gento na yung mga pinsan ko medyo, alam nyo na, nasa gentong pamumuhay, uri ng pamumuhay, estado. Hindi mo maano kung sila rin ba minsan na nauutusan o ganyan, minsan kailangan kumita ng ano. Parang masakit din sa ano, masakit sa lalo na yung nakikita ko yung parents nung bata. Sobrang sakit doon eh, yung parang nagsasara nga lang ng tindahan. Pero kasi ganito, DJ DB, ang stand ko dyan. Yung basbas na rin kasi is galing sa mataas. Ayun, medyo hindi ako sang-ayon naman din. Kasi once nabigyan mo ng power yung mga yan, hindi naman din ano na eh, parang bara-bara na eh. Parang tangina, pinikil to para nasa purge. Pero ako ang nano ko dito, justify itong mga nangyayari na to kung mismo ang sabihin na natin Pangulo. Oo, sabihin na natin Pangulo, ang mismo nagbasbas nito. Hop, killings, wala problema sa akin. Patayin nyo, pag nang laban, kanain nyo. Kung hindi lalaban, palabanin ninyo. Medyo ito nga nangyayari. Ito, diba? Yun yung pinaka-statement ni Pangulo. Ang pinaka-bad trip na statement muna nang gagaling dyan sa mga kapulisan na yan, pare-pareho eh. Alam mong ano eh, alam mong planado, alam mong planted lahat. Nasasabihin, ang laban, may dalang baril, pumalag, ganyan. Yun ang pinaka nakaka-bad trip sa lahat kasi nangyari na to dati pa eh. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Ang pinaka nakaka-ano dyan, bakit pag mga may hirap yung involved, puta, buhay agad siyang kapalit. Patay ka agad. Ang inaano natin dito, maraming tao sa na politiko, sa tao na mas walang niya pa sa lahat ng mga inaano na po tapara ako si Brent Wolf so, yung mga yan ganyan, di ba? Parang ano eh, impersonator. Parang pag mayaman ka, dadaan ka pa sa proseso bago ka hatulan, di ba? Minsan nga hindi na dumadaan sa proseso. Yun ang nakakasama. Minsan hindi na dumadaan. Sana yun ang medyo silipin nila, di ba? O basbasan mo.
Diba? O basbasan mo kami ngayon, patay namin yung politiko na yan. Yung mga rapist na yan. Ako, diba? nagiging ibang... No. Yung sa ibang party siguro ng pagpatay, kasi marami talagang demonyo sa mondo natin. Diba? Mm-hmm. Minsan nagkakaroon ka ng paghinga ng maganda. Bakit? Kasi may anak ka, may anak ako. Ako, oh. Diba? Siyempre, gusto ko yung anak ko na mabuhay sa tahimik at in order na bansa. Yung kasi nakakatakot para sa atin eh, para sa kanila, sa magulang, katulad ng nangyari sa Kia. Nakakatakot eh kung sa iyo mangyari 'yon. Yung anak mo na pinag-aral mo, minahal mo ganyan, tapos isang pitik lang ng wala na agad. 'Yun yung pinaka hindi ako sang-ayon diyan. Dapat kasi medyo binibriefing nila, 'di ba? Lalo na 'yung ganung kababata. Sabihin na natin nagtutulak, sige, totoo. Nagtutulak kunyari, ganyan. Puta, bata pa yon. Dapat binigyan ng binigyan ng consideration. Chance. Or chance, di ba? Kasi mapatatama mo yon eh. Wala ka namang sinabi push. Ang kaso, ang pinaka nakaka-bad trip sa lahat, may kuha ng CCTV na ang sinasabi nila ay nanlalaban, ganyan-ganyan. Tapos, tinangay nila. Kung ikaw ang bata, lalaban ka ba sa polis? Mm. Sa edad mo ngang matanda na eh, pag na-question ka ng polis, gumagamit ka pa ng sir eh. Mm. Hindi ka naman pwede magmura, putang ina, bakit anong ginawa ko? Hindi pwede gawin yan. Unless, na-train na sila na ganun. Oo. May mga ganun lugar na tinitrain sila para, bata pa lang, ano ka na? Lalamanan mo tong polis na may, to. May ganun nga. Pero tingin ko dito sa insidente na nangyari na to, medyo hindi eh. Hindi. Ako rin naman. Hindi ako pro. Hindi ako pro sa ganito. Ewan ko ah, pero dun, base dun sa ebidensya, sa CCTV, kinalagkad, diba? Yan. Hindi naman lumalaban. Yun ang nakakabwisit sa oo, pinatakbo, binaril. Nakatali. Diba? Mm-hmm. Yung pinaka, lumaban ba? Parang pumatay ng baboy nun, tsaka ng aso nang wala lang, trip mo lang. Oo, yun. Diba? So, ganun na ba kainit ang ulo mo para putukan mo sa ulo yung bata? Hindi, diba? Pero DJ DB, ako ah. Hindi, nainis lang ako. Gusto ka manuntok ngayon eh. Ito DJ DB. Alam ko, ikaw, paano kay isang, yung political side mo kasi, magkaiba tayo, iba-iba, yung mga kulay-kulay nga sinasabi natin. Ang ano ko sa'yo, DJ, diba, tanong ko sa'yo is, ano ang gagawin or ano ang pwede mong isuggest sa Pangulo dahil ito yung mga nagiging sitwasyon ngayon, which is, binasbasan ni Pangulo, nagkaroon siya ng go signal, eto ang dapat gawin. Yun lang ang tanong ko. Paano mo ba i-resolve to? Kasi it will all boils down sino ang sisisihin, sino ang dapat sisihin dito. Actually, hindi ko rin alam yung sagot dyan. Kasi wala naman tayo doon. Unang-una, wala tayong kapangyarihan katulad ng iba na tayo, pwede tayong magsalita, mag-rally, ganyan-ganyan. Kaso, sa nangyayari ngayon, parang yung pananaw ko kasi medyo nag-iba eh. Ito, totoo to ha. Medyo nag-iba. Wow! Hindi, kasi ano na eh. Nangyari na siya. Nangyari siya. Nung una pumabor ka, nangyari siyang ganyan. Pero yung mga ang dami pa rin kasing makikita mo na talagang nakukuhanan pa nga ng video eh. Ang daming lugar na talagang bigla na lang naninirang ganyan-ganyan. Pero kasi nga ganito nga nangyayari. Nakofocus talaga. Nakofocus sa drug war. Oo. Isang ano lang to na parang, sige, may basbas ako. Kung ano man yung ikakaso sa inyo, sagot ko kayo. Sinabi mismo to ni Pangulo na sagot ko to mga pulis na to. Aking to. So, siyempre, kailangan nga bilang pulis, para sa akin nga kailangan malakas loob ko. Sa nangyayari ngayon na may mga inosenteng nadadamay, kaya kailangan sigurong i-rethink yung order na yan. Tama. Kasi hindi na basta-basta ganun na lang eh. Kasi may inosente na nadadamay. Mm-hmm. Yun lang naman ang sa akin. So, kung may matutugis nila, mapapatay nila yung mga talagang demonyo dyan. Sa tingin ko, I might say yes. Meron
meron silang ano, meron silang master list mismo, 'di ba? Mm. So, why yung mga mahihirap yung doon ako mismo na babatrip. Diba? Bakit dito tayo sa mga argabyado lang magpo-focus? Meron tayo yung mga drug lords mismo, nakakulong, yung mga drug lords sa sarapang buhay. Nabibigyan ng second chance. 'Di ba? Yung mahihirap na biglang na involve sa ganyan, kanakagan. Yun lang sa akin. Yun tama tayo doon eh. Pantay tayo sa. Pantay tayo doon. Ikaw ba? Ano bang ano mo dito? Hindi nakasugot si Bobby. Hindi nakasugot. Nag-focus na naman tayo para naman tayo nag-duel ng dalawa. Bobby ka. Anong stand mo dito para matapos natin tong questions kasi wag natin pahabain to kasi alam mo yun, wala naman yung aano sa akin kasi itong topic na to napaka-sensitive nito. Sensitive pa kaya kung pag-aanohan natin maaaring may sumang-ayon kay Ebong, may sumang-ayon sa akin kay Bob, ganyan. Pero sa tingin ko hanggang ngayon wala rin tayong magagawa eh. Diba? Dahil na may isang puno yan. Diba? Hindi, meron tayong pwedeng gawin na pwede lang natin bigay lang siguro yung opinion natin. Hopefully, maka-reach to dun sa ano. Kung may makikinig nito. Oo. Hindi. Sana. Ayan. Si Bob, anong mo? Wala mo na ako masyadong yung convictions ko is not really political or sana about ba? Basta, parang hindi sa may tawag dito? May sinusuportang yun nga political agenda or anything. De, pero just, yung opinion mo doon sa opinion ko is that hindi na sana na wag niyo na lang sana involve yung mga bata. Kasi siguro kung lifetime addict ka siguro fucked up ka na beyond repair, pero if grade 11 ka pa, you're in school, nag-aaral ka pa, may chance ka pa to make a difference. Pero yung siguro 50, 55, 60 years old ka na tapos wala pang contribution sa society, parang nagugulukan na lang. Yun siguro hindi ko sinasabing deserve mo mamatay. Siguro yun yung nagiging ganun yung dating ko, pero ang point ko is yung bata na sana yung na meron pang future, hindi niyo na sana ginalaw. Dinampot niyo na lang sana, rehabilitate niyo, kinulong niyo, sige kulong niyo. Exacto. Yun yung ano eh. Para ano pa, may chance pa siya down the road. Actually, yung mga pusher na nabigyan pa ng operation to hang. Di ba? Para itigil yung ano nila. Di ba? Para yung mga bata ngayon ba, ganun, rektahan na. Yan nga. Diba? I mean, yung mga polis na yan, ba't di nila naisip na ganun? Ba't kulang ba kayo sa quota? Parang wala ba kayong mapatay ngayong buwan? Matumal ba ang mga adik sa ganun lugar? Kaya tinira nyo sino yung pinaka-convenient na ano? Yeah. Yun lang. Exclude nyo na lang yung mga bata. Na-apektuhan talaga. Sa akin, tingin ko kasi nangyayari na to nung panahon ng nag-umpisa yung kampanya ng war on drugs. So ito lang siguro yung parang na hype ng media dahil bata. Hindi, meron na yan, may mga bata yan. Pero yung talaga yung mga unang nadali talagang ano talaga nagpo-push din. Hindi natin alam, wala tayong preba. Actually, ito, napanood ko lang sa isang network na may mga bata rin na natira dati. Kaso, ang kaibahan nung sa ngayon, yung dati is talaga ang confirmed. So, etong batang si Kia, yung nangyari, hindi. Parang ganun. Kasi natin masabi yan. Pero hindi ko binabasira ng TV. Kasi hindi naman talaga hindi natin masasabi yan, DJDB. Kasi ang binabasiyan lang natin ngayon is yung current na nangyari ngayon, ano yung mga nangyari before na napatay na mga kabataan na walang CCTV footage, di ba? So wala silang ebidensya. This issue is already ongoing na siya sa umpisa pa lang ng start ng kampanya ng War on Drugs. Diba? Ngayon lang siya na-hype dahil meron lang nagkaroon ng ebidensya na na-hype ng media. At yun na maingay na maingay, pero at naniniwala ako na nag-umpisa ito during na campaign ng War on Drugs. Okay, so bilang patapos dito sa topic na to,
Ang stand mo? Eh, syempre. Against ako dyan. Yes. Pa naman yan eh. Ako, against din ako. Against ako sa nangyari. So, yan. Ikaw, Bob. Against din ako. Ayan. So, against kami sa nangyari. Sana nasagot namin at may napulot kayong maganda sa nasabi namin. Salamat, Sox. Sox, salamat. Kasi medyo pinalabas mo yung mga topic na din. Sige, maganda na pag-uusapan din to. At least, narinig nyo yung side namin. Inuulit namin, hindi kami nagpapaka-technical dito. Hindi kami political. Hindi kami nagmamarunong dito sa issue na to. Pero bilang tao at may karapatan ng dahil sa nangyayari ngayon. Nag-voice out. Nag-voice out kami para dyan. Okay. Okay. So, anong sunod natin? PJ, patugtog tayo ulit. Sige, patugtog tayo. Ito mga ano, mga tracklist, playlist din ulit. Playlist ulit ni Carrot Man. Kasi nagbigay siya ng ano, ating sa atin. No. Ang ating editor. Ed Sound Editor. Sound man Producer. Yan. Yan. Para sa ito, Dave, okay. I-review namin ulit. Okay. Alright. Timog. So, let's go! Yeah.
yan ang pinakapunggulo at sa mata ang nalipunan. Di baliwala at sa mata na hustisya, kami ang paisala. Daming masamin ang ebidensya, daming masamin na aking mapapala. Nakamapapala. Ito ba ang sinasabi mo? Pakita mo sigaw ng mga tao, nasa mga payapaan. Inanap ko na wala kong nabalan. Ito ba ang sinasabi mo? Pakita mo sigaw ng mga tao, nasa mga payapaan. Inanap ko na wala kong nabalan. Ito ba ang sinasabi mo? Pakita mo sigaw ng mga tao, nasa mga payapaan. Inanap ko na wala kong nabalan. Ito ba ang sinasabi mo? Pakita mo sigaw ng mga tao, mapayapaan. Nakita mo na wala kong napalang utak na. Ano yun?
Loud Carrot Recordings. Ayun. Ayan. Yan. So, yeah. So, yung last three, sa playlist ni Dave. Ayun, sa sinabayan pa tayo ng ulan ngayon. Maulang gabi sa lahat. At kamusta naman ang gabi nyo, ha? Kung kasama nyo ang inyong mga mahal sa buhay, ay kamusta naman tayo dyan? Sarap naman niya. Okay, yung last three tracks na pinatugtog natin is galing from Speak For Yourself, Bankals, at Posero. Posero. Purist by Purist, Speak yan. Kilala natin yung mga yan. Ayan, After Never Die, ito yung tinayo nilang banda. So, alam natin yung... Nevertheless. Kasi umalis si Omel. Tama ba ako, Dave? Nevertheless. 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 Parts nila dyan kasi nag-explore sila ng iba pang tunog. Kasi alam natin ang tunog ng Nevertheless. So, itong Speak For Yourself, medyo nag-explore itong mga kaibigan natin dito. And, Bankals. Bankals. Bankals, Bankals. 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 B-A. Parang Vandals, ah. Parang ganun. So, ganun din. Medyo, medyo tunog luma. Pero bagong banda. Minsan parang ano sila sa Philippine Violators. Pinoy punk eh, no? Pinoy punk. Drastic. Hindi mo na ngayon masyado naririnig yung mga ganyan, so good job pa rin. Kasi na pull off nila yung ganung sound sa ganitong taon. So Parang, alam mo, parang uy, parang luma ah. Parang, jam. Tapos last is Posero. Posero. Title track is To All My Friends. To All My Friends. Parang medyo political siguro kasi parang medyo hardcore-ish yung nangyayari. Hindi ko kasi naanin yung lyrics, pero narinig ko medyo... Maganda. Aggressive. Agro. So yun, napakinggan natin ang mga playlist. I think... Marami rin sa atin na ngayon lang din narinig itong mga bandan to. Kaya... Uy, nag-ano pala si ano? Nag-comment si... Yung mga kaibigan natin. Si Jeff. Jeff Peligro. Tito Jeff. What's up? Sabi niya, kailan daw kayong re-reunion? Backfist. Tain. Jeff, move on na. Pwede, Ano ba? Siguro pag natripan ng lahat ng member. Kasi una-una si Crisanto, ang hirap pagilapin na. Kasi pamilyado na. Si Sharon, andyan lang din naman. Si Angelo, nasa Cute of Today. Ako, nandun. Ay, hindi pala kami kasali doon. Ayun, tapos drummer namin kasi... may nakakatanda sa kanya. Mabarkada na yun ng college, best friend ko. So, hindi na siya ganun tumutugtog eh. Hindi na siya active. Kung magbubuo man siguro, backfist siguro. Hahata kami ng isa dyan. Si Jan siguro. Kasi, ang ganyan. Hatak siguro. Para... Huwag ka mag-alala, Papa Jeff. Pero nagbabalik ngayon yung mga power violence. Last time, napanood kami ni Bob. Sila Wilmer. Gunshot Wounds. Galing. Tsaka, ano siya? Hangal. Galing. Spas, Brad. Spas talaga. Sampler pa. Galing. Na-amaze ako talaga na nag-focus ako sa set nila. Galing. May mga power violence din na kasama sa ibang eksena. Kasi meron ako na rin na... Pinimbang ka ngunit kulang. Ano mga ganun? TKNK. Ano pa yung isa? Actually, marami. Na-discover ko nitong recent na napapasama kami sa mga pagig ni Jami. Oo.
May mga ano eh, may mga power crash, power violence, grind. Actually, parang magkakapatid lang din yan. Yan. Ako kasi talagang sobrang involved ako sa spas dati. Charles Bronson, yun yung ano ko eh. Bilis yeah, Bruce, bro. Bruce Banner. Oh, yung mga ganyan. Oh my God. Ayan, eto ko ngayon. Ano ka ngayon? Pumapop. Anyway. Ayan, salamat din pala yun sa mga umaten doon, sa new breed, new ah, blood. Maganda, no? Oo, maganda. Yung outcome ng new breed, ano? Oo, tsaka yung mga bago kang may maririnig talaga. Yun ang maganda sa show na yun kasi yun, nabibigyan ng atensyon yung mga bagong lumalabas na banda na hindi yung sa circle lang natin na naririnig mo usual. Yun, sana... Yun, mas salamat mapanood pa natin sila na mas matagal. Steel, oh, Steel Hill, shout out sa Steel Hill kay Mike, kay RJ, yan, kay Danji, sa lahat ng bumubuo ng Steel Hill. Yan, tapos yung nangyari nung last time sa Moose, ayan, andun tayo lahat. Andun tayo lahat. Okay. Nag-perform tayo sa Skeleton Year si Bob, na andun as first, always. First ulit tayo nakatugtog ang Skeleton Years for almost 2 years. Magto-2 years na yata tayo. Talaga? Ganun katagal. Ganun katagal. So, first, nagpumalo sa atin si Charles ulit. Hindi naman 2 years. 1.5? Tumugtog tayo dati. Basta first time ulit na magsama-sama at nagbabalik ang aming cute na drummer, ang aming girl, si Charles. Yan. Hi, girl. Shout out sa'yo sa pagtawag kay Ebong ng manyak. Which is true. Uy, kasama nga pala natin yung misis ko. Ah, kasama natin ngayong gabi ang butihing may bahay ni Ebong. Yan, yeah, isa akin si Ebong. Patay tayo. Patay tayo dyan. Actually, Kakabunyagan. Magkakabunyagan ngayong gabi. Off-air. So, kala ko kung naire-record lang namin ni Bob yung nangyayari. Ako, napakasaya siguro ng episode ngayon. Kaya nag-enjoy kami makinig sa pagtatalo nila. Hindi ko na sabihin kung saan nagsimula yung topic, pero ang saya. Ang saya dito sa bahay na to. Diba? Minsan nga parang naiisip ko, pag gumawa kaya ako ng reality show, tapos naka-focus lang sa ano, Dalinyans. Gandang panoorin yun, Dalinyans. Oo, yun, Dalinyans. Ang sarap nun. Tapos kasali pa si Nana, yung mami ni Maribel. Patay tayo dyan. Isang solid din yun eh. Ayun, shout out dito. Nandito kami ngayon sa Linyan Residence. Ang lamig dito, ano sir? Lamig, umulan eh. Umulan. Pero kanina talagang may punyeta na ako. Ayun, so yun, wala na pang ibang nagtatanong. So, ikaw, kamusta naman yung gig kagabi? Ay, oo, kagabi ba? Ay, na nung Sabado, Sabado. Sabado. Galing ako sa, no, sa Lucena. Homecoming. Part na ng mga yung collective sa, no, sa Quezon Province is yung iba kasi doon, nagtatrabaho OFW. Okay. Umuwi sila dito, then nag-put up sila ng show. So ito ba yung skinhead na nasa post? Oo. Sino siya? Actually, hindi ko siya kilala, pero isang prominente or isang pioneer na sa punk scene sa... Ah, talaga. Nice. Siya, umuwi yata siya. Together with the Goody ng Catalepsis. Oy, Catalepsis. Oo, Catalepsis. Umuwi siya para tumulong and then mag-reunion din yung collective sa Quezon Province. Nice, no? Sana pag tumanda tayo, may magganon sa atin, no? Oo, no? Sa tingin mo? Meron yan. Sa tingin ko sa'yo, meron eh. Tingin mo, Bob? Magsalita ka nga, Bob. Si Bob kasi, ano to, in love ngayon to. Yeah. Anyway, yung naging outcome naman yung show, ang saya. Kasi nandun yung bad omen eh. Alam mo naman ang mga punks. Tito John. Oo, alam mo kapag tumugtog na ang bad omen, ang maling sistema eh, nagkakabuli na ang mga... Diyos ko po, second year high school ako, kinover ng banda ko yun. At bonus, na nandun si Mr. Arnold Morales ng Urban Bandits. So, Urban Bandits set sila, ganun. Oo, hindi lang napaka, bonus yun si Arnold Morales. So,
bihira lang natin makita. Nangyari na to nung San Pablo eh, na nag-show ang Bad Omen, kasama rin nila si Mr. Arnold Morales. So nakijam din si Arnold Morales. Actually, itong mga nagbabalik na from TRC days, sobrang malaking treat sa atin to eh. Parang, kasi dati, hinihiling mo nung bata ka, nung bagong involve ka na mapanood mo sila, ay kaso wala na sila. Diba? Tapos ngayon, hindi mo akalain na yung mismo mga ina-idol mo ay napapanood mo ngayon. Nakakausap mo, nakakasama mo. Diba? Hindi na nga yung idol fanboy ano relationship eh. Peer mo na sila. Peers. Peers. Kasama mo. Oo, kaibigan talaga. Kainuman mo, kajaming mo. Ngayon, meron pang balita na pinapost na nila ano na GI. Oh, yun. Ito, Pinasquito Boyet. Yan na naman, may naluluto na naman. Ito na naman. Spicy na naman ang hinahandaan ni Tito Boyet para sa atin. Meron ba? Meron. Meron, bro. TRC bands, ba? Ano to? Betray. Urban Bandits ba kasama? Bandits. GI. GI. Betray. Betray naman nakakasama na natin. Oo, ibig ko sabihin, itong show na to para sa mga yun. TRC bands. Sana lang mas, ano to, mas... mas malaki, pero less gulo sana. Wala sana aberya. Wala nang aberya. Katulad nung nangyari. Mag-enjoy na lang tayo lahat. Yeah. Diba? Urban Bandits, brad. Oo. Special. Actually, mayroon pa pala akong isang topic din na napag-usapan namin ni Jay. Jay Reyes ng Northern Territory. Okay. Last show natin sa Moe's. Oo. So, ang sabi ni Jay, napakaganda daw ng programa natin. Ay, salamat. Actually, pinaplug niya to kasi may mga nakakausap siyang old schooler. Oo. Na mga taga Bulacan, ganyan. Oo. Na pinapatry niyang makinig sa atin. Oo. Kasi hindi na lingid sa kalaman natin. Itong mga old schooler na to, hindi nila alam na may nangyayari ngayon sa eksena. So, sabihin na natin na siguro hindi sila involved online. Oo. Mga balibalita, ganyan. Oo. Pamilyado. Focus na sa pamilya. Focus na, trabaho, ganyan. So ngayon, ako curious sila. So ito si Jay, pinopromote niya. Kaya salamat Jay. Salamat Jay. Salamat po. Na kung marinig nila to, na ano, sana magustuhan nila na hindi kami magtunog. Nagmamarunog. Actually si Jay, Northern Territory, taga Bulacan. Tagkilik din ako ng promote niyan. Oo, kasi siya yung nagpiprint ng mga t-shirt, nagde-design ng t-shirt para sa mga banda. Tsaka halos lahat ng bandang nag-exist noong early 2000 hanggang ngayon, Jay pa rin eh. Jay, di ba? Ano pa rin siya? Bibigyan siya, ano, siya yung nagde-design talaga ng mga t-shirt. Galing, magaling. Isa yung inang design niyan, tapos yan, libre na yung band shirt mo. Yan, dami rin ako na kukuha ang freebies dyan kay Jay. Kaya yun, shout out kila Jay, mga taga Bulacan. Northern Territory. Magpatuloy lang. Ayan. Mga matagal na natin kasama to eh. Ayun. So, ano pa ba ang ating usapin ngayon? Ah, may pahabol pala si Sox. Ano yan? Pahabol ni Sox? Yung venue. Ay, venue. Ay, ano okay. Ba? Na natin yung venue, no? Paano bang ano? Hindi ko alam yung detalye eh. Pero inad lang ni Sox sa nag-live kami. Timog kanina while recording yung show na to is yung parang may magandang term, parang may shortage yata for, you know, quality venues para sa mga shows natin. So kung nasa within the metro area kayo and may alam kayong bar or any or art space venue natin na mag-accommodate sa atin lahat sa mga gusto manood ng mga gig. Pag alam nyo lang siguro kay Sox o kaya kahit sa amin din, tapos papadala na lang, i-forward na lang din namin sa kanila. So yun, sana matulungan nyo tayong lahat. Kasi malaking tulong talaga. Magiging malaking tulong talaga sa community natin yun. Mahirap kung mawawala na naman tayo ng venue. Actually, bagong lumang balita na yan sa atin. Noong panahon kasi natin, ganun din struggling come and go. Din. They come and go. Struggling din sa paghahanap ng venues. To the point na syempre abandoned building, basketball court, yan laging pinagdadausan ng mga ayun yung iniiwasan natin, basketball court. Pero nagtaka nga ako kasi ngayon sa dami ng club or sa dami ng bars na
pwede natin pagtutukan, nagkakaroon pa tayo ng shortage ng venues. Ah, siguro kasi minsan sa ano na rin, sa presyo. DIY kasi. Bullet management. Parang katulad nung isang itong Active na tinutugtugan natin, para medyo malilihis tayo ngayon doon. Kasi nga, nagtaas na sila. Tumaas eh. So, maganda na sana siyang lugar para sa Wangi. Kaso, yun talaga eh. Pag nakikita kasi nilang tumataas yung demand na oil, laki may gig dito, ang daming tao nagpupunta, taasan na natin. Oo. Diba? Minsan hindi nila maintindihan kasi kung ano yung cost ng production na yun. Bakit? Na-raise na rin yan na yun nga, naghahanap nga tayo ng maayos at matinong venue, maganda yung quality ng ano, pagnumbato ng mga sound para at least ma-enjoy ng mga tao yung mga banda. Kasi ang dami na, sa totoo na tama si nakaraan na topic natin, si Mike. Tama eh, hindi tayo nagkaroon ng shortage ng banda eh. Uh-huh. Ang daming magagaling na banda, pero bihirang bihira natin makita kasi nga walang matutugan, walang venue, walang matutugan. So sana dito sa programa na to, yung mga nakikinig sa atin, collectively, sana naman matulungan din tayo. Hindi mo naman kailangan maging member ng banda or kailangan maging business owner para makatulong. Kailangan lang namin ng leads, tapos titingnan na lang namin. Kung may malapit sa lugar na, advantage yun, kasi ilang akbang mo lang, nandun ka na. Siguro, yung mga collective na nagpapagig na lang yung kakausap, yun, kailangan lang talaga namin ng leads para ma-follow up. And then, doon tayo mag-party or mag-enjoy. Kita-kita na lang tayo. Actually, sa Cavite, may mga free venue pa nga. Kaso nga, ang ano doon, yung accessibility. Para sa inyo mga nasa Manila, which is yung parang sa Bulacan din, ang dami ng lumalabas galing doon. Halimbawa, sila Sox, masipag lumuwas yung mga yan. Pero para fair, sa Metro, Manila, sana. Pero huwag nga isipin na pag sinabing Cavite ay malayo. Kasi kung susukatin nyo yung pinanggalingan namin Cavite papunta ng Quezon City, same lang din yun. Walang pinagkaiba. Yun. Pero yun. Ayan. Patugtog tayo. Papatugtog. Ayan. Yun na nga. So, papatugtog tayo. Papatugtog tayo ng mula naman sa ating tatlo. Ayan. Ano, tigitigisa ba tayo? Tigitigisa tayo, sige. Kasi nakuha na niya na ni talagang dedicated kay Dave to kasi yung playlist niya talagang hindi natin naising it sa mga nakarang episode. Baka magtampo to si Dave. Ayan. Sige. So, tatlong tracks mula sa aming tatlo. Abangan. At sana ma-enjoy nyo. Okay, so 1, 2, 3. Let's go! I'm not afraid to die.
natin yan eh, may magagawa ba tayo? So, tracklist na natin. Titigisa lang kung kanta lang naman tayo. Titigisa na. So, first track is sa akin. Yes. Ang track ko is yung Monthly Red, a song for Karen. Galing mga taga North ito, Pampanga. Ano ang masasabi mo sa kanya? Ay! Binib ako dito kasi pang-crack. Si ano to? Si Francis? Francis, drummer. Ng, Itsukas. Oh, Itsukas. So, Itsukas. And yan. Ito yung side project niya. Pop-ish. Mga ilang beses ko na rin sila napanood. Saan okay, sa napanood? IDB? Hindi. IDB sa kasabay natin to, BKB Siyampay isa. Sa Dark Side. Dark Side, tama? Dark Side. Dark Side. Ah, Dark Side. Sumalang sila. Sumalang sila. Isang beses ko lang napanood. Oh, hindi ko pa yata napanood kasi... Kalita, pang-crack eh. Galing, galing. Second track is galing kay Bob. Yeah. Bob, ano yung... Hindi ako magsasalita tungkol dito. Sunday Drive. Yun. Bagong banda lang yun eh. Kasi yun nga, sabi mo nga off-air, low-key idol ko yung bayista niya. Max! Kung gusto nyo malaman kung sino, punta lang kayo ng Stupor Studio at search nyo yung Sunday Drive. Yun. Nakikita nyo kung sino. Okay, magulat, pero malamang kilala nyo rin yun. Magaling yan, bandang ano, yan. Ang galing, parang si ano, no? Yung Bopit Paraguyan ng Paolo Retreat. Padre pa. Sabi ko ngayon, no? Nakalataan na ako sa inyo ni Jade, ha? Huwag lang kayong maguluhan sa music, ba inaasahan nyo. Ano yan, eh? Hardcore-an eh. Hindi, iba yan, iba. Kakaiba siya. So, kung in love kayo, gano'n, o yan. Heartbroken kayo. Yan. Lambutan. Lambutan. Soft side mo, labas mo, go. Oh, that's nga pala sa bandang yan, yung demo nila. Nilabas nila ng new breed. No? Ubus. Ilang kopya yun? 1,000? Isa ko sa mga pinalad na nakakuha. 1,000 download siguro. 1,000.
taong sa... Galing. Mm-hmm. Okay. And last track is, yun, DJ DB. Anong, sa'yo to eh. Village Idiots. Wow! Yeah. Ang title ay... Stay home. Ayan. Ito para sa akin, ano, isa sa tumatak sa akin na hanggang ngayon na pag nag... Plastic. Puta naman. Ito sa ere ba yan? JJ Topet, Ebong. Puta, kilala ko kayo lahat. Hindi, kasi itong mga to, kasabayan pa namin to. Nag-start kami sa pop-punk na Hollywood. Hollywood, eh, bago mag-Richard Collier. Uh-huh. So, ito yung lineup na nun. So, sila yung mga first na nakasama namin, nakilala, na kapareho. Ayan, kasi nung panahon na yun, parang pag may banda ka na alam mong kapareho mo, parang mas magiging ano kayo eh, mas engaged. Kumbaga, mas inaalam nyo yung ano balita dyan, ano balita dito. Kapala, ng loob to. So, eh. Kasi pareho kayo ng genre. Uh-huh. Ayan, yun. So, itong Stay Home, so since... Nung nag-start sila, ito yung mga unang compositions nila. Tama ba? Yan. So, yan. Yun yung tumatak. Kaya kahit pag nasa mga sasakyan kami, lalo na yung normal na asara namin ni Ebong na San Pablo versus Cavite, ngayon, sinisingalong ko to. Weh! Yan yung mahog! Yan. So, tumatak talaga yun. Yan. So, ayun. Ay, salamat sa mga to. At nagbabalik sila ngayon. So, kailangan i-check out nyo. So, sa mga taga San Pablo, kilalang-kilala nyo na to. Tatanda na nitong mga to. Tatanda na yung mga yan. Lala na yung gitarista nga. Ulo! Ayun. So, ayun. Minsan, babalikan mo yung mga tumatak. Memories. Yan. Kung paano ka nagsimula, kung gaano ka kabata. Ganyan. Ay, trivia sa The Village Idiots. Para ano. Sige. Sila, ano eh, nag-start sila 1995 pa. High school. 95? Member ka na nun? Hindi pa. Ah, hindi pa. Hindi pa. Na pumasok ako is... Kasi ang kabatch ko si Jade, di ba? Oo, si Jade. Oo. High school pa sila. Pero ang mga talagang orientation nila is Soul Asylum. Alternative. Green Day, and... alam ko, Green Day. Yung na sila, tumutugtog sila sa mga school activities. Green Day tumutugtog. Actually, may ano to, may yung parang yung unang cassette tape na Village Idiots, yung 1-800 Diet Soda. Wala nang kopya yung mga miyembro nito. At nag-gig kami ng Richard sa Closer? Sa B-side. Nag-ring yun na Richard para kay Motmot sa Motfest. Mm-hmm. Yan, binigay ko kay Jade yung kopya ko nung cassette tape na yon na unharmed. Sobrang kinis pa pati nung casing. Paano kasi hindi mo medyo mahirap pakinggan yun eh. Diba? Medyo mahirap pakinggan yun para recorder lang yata yung ginagawa. Pero yan, para para sa mismong banda ayan, na ang bag ko yung memory na yun. Ayan. At yun, kasama rin namin tumugtog ng Village Idiots noon at pinromote nila yung bago nilang EP. Yes. Na ako rin ang gumawa ng album cover. So, bakit ako sasabihan na pinaplastic ko kayo? So, yun na lang. Read Between the Lines. Ayan. So, maganda ang playlist. Maganda. Yeah. Ang gaganda ng ano natin, playlist natin. Uh-huh. Medyo melodic, ano? Na nangyayat tayo sa medyo melodic. Actually, pag mga ganito siguro, lalo na kung nakainom ka, so tingin ko mas masarap makinig ng banayad lang eh. Banayad? Oh, kasi ito, hindi na banayad tong banayad whiskey mo eh. Ayan, masarap yung lambanog natin. Masarap yung lambanog. Solid to. Solid. Straight from San Pablo City. Yes. Produced in Barangay Wakas, Tayabas, Quezon. Tayabas yan. Hindi natin naubos. Dabi pa. Si Bob nagre-reklama. Si Bob tipsy na eh. Pwede pagsamantalan to ngayon. Ayun, so... Ayun. Naitawid ulit natin. Ang sixth episode. So, sa mga susunod, nag-giveaway lang kami sa para rin to kay
kasama ating Dave. Uh-huh. Para kasi, yun nga, gaya nga na sinabi namin na yung playlist niya hindi namin na ipi-play. So, ito para actually, sa kanya itong show. Actually, yung playlist niya, nandyan na. Nandyan na. Pero, hindi natin siya nakakasama sa programa. Mm-hmm. Oo. Pero, malaking role ni Carrotman sa atin. Kasi, totoo yan. Siya lahat ang nag-e-edit. Siya lahat ang nagka-cut no, kung ano mang katarantaduhan na nasasabi. Actually, marami kaming nasasabing katarantaduhan na siguradong pag narinig ng mga listeners, tapos medyo kaibigan nila si Ginto, si Ganyan, sigurado away. Away yan. So, salamat. Salamat. Siya na mismo nagsasabi na tol, cut ko to. Medyo bigla kayong tumalon, galit na galit kayo eh. Iyan na natin to. Nadala ng emosyon. Kasi meron tayong mga sama na labas. Pero pag babaglabas kami ng director's cut, yan. O producer's cut, o uncensored. Anyway, yun. Thank you kay Carrotman. Mm-hmm. Siya yung talagang main man. Kung wala si Carrotman, wala rin naman itong team. Seryoso. So, kasi engage lang natin din. Kasi sa mga susunod na episodes namin, ayan, may mga guests na ulit kami. Mm-hmm. So, syempre, ang pinaprioritize natin dito sa Timog is kung sino yung guest natin, bibigyan natin siya ng chance na maipatugtog yung playlist niya. So, yun. Ayun. So, Bob, may sasabihin ka ba? Pag-promote? Ano pa ang mga... So far, gig updates. Wala naman masyado. November, yung pinaka, I guess, major na show na upcoming. Mm-hmm. Meron din sa Talkers. Nandun yung Syncopad Sound System. Mm-hmm. No One Wins. Mm-hmm. Nakita ko yan kanina. Yung date, hindi ko siya matandaan exactly, pero nasa page naman namin yun. Mm-hmm. So, kasi minsan yung date baka magulo dito kasi one month pa bago natin i-air eh. Yun. Sa Art, DJ TV, may mga papromote ka ba o may exhibit ka? Nagtatry. Nagtatry ako na minessage ako na magpasa ng proposal dito sa isang gallery na sana makalusot. Kung makalusot, di ba, bigyan tayo ng show, di ayos. Ganda yan. Diba? Gila dyan. Itong ano, ewan ko, hindi na to aabutin eh. Hindi na to aabutin ng ano, pag nilabas natin to. Si John Sunday, meron siyang exhibit this August 26 sa Malate. Next week na pala. Sa Malate. Hindi ko na maano eh, kasi... Kasi sa Monaco. Tsaka si Wesley, idol. Oh, yeah. Si Wesley, isa to sa aking mentor. Sa, galing yan. May show siya. Solo exhibit sa sa Blank Gallery. Ang ganda ng mga art. Ah, grabe yan. Grabe ka, Wes. Ayan, kasabay niya rin yung kaibigan ko, si Jojo Barha. Okay. So, talagang nilulook forward namin ni Bob Do kasi nag-usap na kami niya mapupunta kami. Tsaka sa... Ngayong 26, kung merong libre sa inyo, kita-kita tayo sa Malate sa show ni John Sunday. Si John Sunday. All the way from Cebu. Yes. Si Sir Wes. Wes Valenzuela. Papa Wes. Para sa mga art exhibit nila. Ayan, siguro mag-ano kami ng show na upcoming siguro. Hindi natin masabi. Maganda kasi ano eh, kagaya nga ng lagi namin sinasabi, gusto namin makuha yung ibang side ng kung ano yung lifestyle ng mga taga-eksena para lang din malaman nyo. Diba? So yun, kanina experiment lang yung live and regardless kahit konti yung nag-participate, okay pa rin, na-enjoy namin yung gano'n. Mukhang mawiwili kami mag-live eh. Medyo alanganin lang din siguro yung oras, kaya siguro na-miss nyo. So next time, tulog na, may pasok na. Ganun pala yung feeling, no? Pag nag-live ka, tapos parang nag-engage ka na kung anong ginagawa mo. Parang ganun pala yung mga ginagawa ng mga pa-famous. Ganun pala. Pero ano, mas sa tingin ko, mas lalawak yung ganito. Kasi... Maganda. During the recording process, real time yung tayong real time na nagbibigay rin sila ng mga sabi ko sino may mga nakikinig. Shoutout kila Marconi, Radyo Itim, sa mga comment kila Jinglaw,
So ayan, kayo na dyan-dyan, nanonood sa atin, nanonood sa live. Mainland. Ngayon lang nangyari, mainland connection, ewan ko, baka lasing na yan. Hindi na makapag-let's go yan. Let's sleep na. So, let's sleep, yan kayo na Jeff Peligro. Ayan. Sa marami pang iba. Sa marami pang iba. Na mapapanood nyo yan kahit hindi na... Si Donna na ano, naka-monochrome. Donna. Don Doms, si Papa Doms and Mama Donna. Ayan, hi. Ayan. And let's end the show. End the show. Ngayon, kukunin natin kay Mama Marivic. Ay, Mama... Sa ating ano, sa ating host. Sa asawa ni Papa Ebs. Ano bang iyong final playlist song para sa show natin? Tapusin na natin to kasi tipsin na kami. Ayan. Isa sa mga pinahagusto kong indie. Lakas mong mismo. Para lapit ka, mama. Isa sa mga gusto kong indie pop band na dito sa Philippines, Identikit. Okay. Galing yan. Yun yung favorite song ko na may Japanese bike. Okay. Pag uh-huh. nakalimutan ko na yung title kanina dahil ang tagal ko na rin silang hindi napakinggan. Mm-hmm. Kasi dati na nakapanood ako ng gig nila and nagandahan talaga ako sa boses ng vocalist. Mm-hmm. Kasi ang ganda naman talaga ng boses ng vocalist. Yeah. And yung music. Actually, siguro ngayon ko lang mapapakinggan tong kantang to. Magaling siya. Hindi ako more on ano talaga. Indie rock. Ganun. Anyway, patugtugin natin para sa mga listeners din natin. Maraming salamat. And Timog Podcast Episode 6 signing off. Bye-bye! Peace out! Catching my breath, this is some sort of